Matapos nga na itong Brooklyn Nets ay matalo ng back-to-back against dito sa Cleveland Cavaliers, ay maraming ang mga NBA fans ang mga nagre-react at nagsasabi na delikado daw at parang may problema itong Brooklyn Nets. Parang ang hindi pa daw sapat ang Brooklyn Nets para makaabot sila sa NBA Finals. At marami pang ang ibang mga sinasabi tungkol dito sa Brooklyn Nets. At ayan nga ay siguro narinig neto ni Kyrie Irving or nabasa niya, napanood ang mga sinasabi dito again sa Brooklyn Nets. At nung dahil nga dyan, siya nga ay nag-post sa kanyang Instagram about sa mga sinasabi sa kanyang team na Brooklyn Nets. Sinabi niya nga sa kanyang post na, "We will be on that stage. The stage where the best of the best meet. You know, the main stage. Alam niyo naman yan, ayan ang NBA Finals. Tapos sunod pa niyan, where those who can do and those who cannot talk about those that are doing. If you are rolling with us, great, let's rock. If you're not, you know you wanna talk about our greatness anyway." So isa nga yung mensahe sa mga haters ng Brooklyn Nets para bang sinasabi ni Kyrie Irving na huwag daw masyadong mag-react o masyadong maging OA or mag-jump sa mga conclusion dahil lang sa dalawang game na natalo sila against dito sa Cleveland Cavaliers. At pati na nga rin si Kevin Durant ay napa-comment din. Sinabi niya, "Speak on it, King." At pati na rin si Andre Drummond na pasabi niya ng facts at si Kenneth Farid na dating NBA player. So siguro nga nakita at narinig ni Kyrie Irving ang mga mumbling at rumblings o kaya yung mga usap-usapan na itong Brooklyn Nets nga daw ay hindi pa sapat para makuha ang NBA championship ngayong taon. At isa na nga rin ako dyan sa nagsabi na parang may kulang pa nga itong Brooklyn Nets. Pero nga, matapos nga niyang post ni Kyrie Irving, kinalaban nila ang Miami Heat. Alam naman natin na Miami Heat, napaka-solid na team. Mabit nga sila diba sa NBA Finals last playoffs. So hindi biro ang Miami Heat. Pero nga, nanalo nga sila dito. So isa nga itong magandang response para kay Kyrie Irving at sa Brooklyn Nets team. Parang pinakita nila na it's just 2 games out of the 72 games. Kaya hindi nga dapat daw tayo mag-react ng masyado at para mag-jump to conclusion na nga. So yan nga yung mensahe neto ni Kyrie Irving sa mga doubters ng Brooklyn Nets. At speaking of the Brooklyn Nets team, ayon sa isang report, interesado nga daw silang kunin itong si JaVale McGee sa Cleveland Cavaliers. So kung matanong nyo kung bakit gustong kuhanin ng Brooklyn Nets team itong si JaVale McGee, ay meron nga silang DeAndre Jordan. Ang dahilan nga siguro nila ay hindi nga ganong kagalingan itong si DeAndre Jordan pagdating sa rebounding at nalagi nga silang na-out rebound. Parang hindi na nga katulad ng dati itong si DeAndre Jordan at pati na rin ang kanyang pagdidepensa sa paint at sa rim protection niya. Parang ang nag-regress na siya or parang hindi na siya katulad nun dati na DeAndre Jordan nung nasa Clippers pa siya. Yan siguro parang gusto nilang katulong. Hindi naman basta palitan na lang si DeAndre Jordan dahil may tulong pa rin naman niya sa Nets. So anyways, comment your thoughts. Ano bang opinion niya dun sa Kyrie Irving, sa mensahe niya sa mga haters niya at pati na rin dito sa pagka-interest ng Brooklyn Nets team sa pag-sign or pagkuha dito kay JaVale McGee. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!